calculator ko kanina. Kaka-compute. Hello, ito na babalik ang ating, of course, suking-suki dito sa bahay. Mr. Amos Malangit, isa po siyang educator. Ayan, sit down. Good morning. At ang ating po pag-uusapan, this is very relevant sa ating panahon ngayon. Yes. Diba? At I'm sure mag-agree kayong lahat. This is about digital life skills. No? That's correct. Pero para po sa paalaman ng ating mga manonood, ano ba itong digital life skills na ito? Hi, good morning. Good morning. Good morning. Hango din ito eh, mula doon sa tinatawag natin na digital literacy, which is yung, if maalala natin, yung know-how yan sa paggamit ng computer. Mm-hmm. No? Ngunit sa panahon ngayon, kung saan yung internet, yung social media, at saka yung mga gadgets are now part of technology, mm-hmm. Meron silang tinatawag na digital intelligence or DQ. And that is written in a recent article by the World Economic Forum. Mm-hmm. When you say digital intelligence, mm-hmm. it involves the smart use of technology. Oh. So I think this is where digital life skills come in. Oh. Yung kaalaman at yung galing kung paano natin i-harness itong technology now that we are in the 21st century. Oo, so hindi na lang pala IQ, hindi na lang pala EQ, may DQ na rin. Hindi na lang siya ice cream. Oo, hindi na lang siya ice cream. No, and yun nga, no? Karaniwan nga, no, napapaubayan natin sa mga bata kung paano ang pag-aaral ng digital life skills, eh, no? Probably, it's because dahil matanda na tayo, no, ayaw na nating matutunan. Oo, naka-box na tayo na it's too much for us. Oo, yes. Oo, may mga exceptions naman ng mga adults, no? Pero minsan din, hindi lang tayo aware paano ituturo itong smart skills na ito. And, you know, ang mga schools ngayon, based on what we've seen with the DepEd's curriculum 2012, ang ganda ng ina-offer na ICT education for children ngayon, no? And, but the problem may lie, actually, dun sa bahay. Mm-mm. Kasi when yung mga bata na ang binigay na sa kanilang task. At mag-isa na sila sa kwarto. Yes, at hindi na structured ang activity. That's where, syempre, nagkakaroon tayo na sila ng prone sometimes to addiction or to cyberbullying or to things like disclosing too much information about themselves. And I think ito ang role ng mga parents para magabayan sila lang mabuti kung paano magiging digitally smart. So how do you develop or instill to the kids yung tinatawag nga natin na DQ, yes. Amos? Oh, Monica, no, based on my research, I've summed it up into three things or that I believe we should teach our children. We'll go to information, to education, and to communication. Okay. We can discuss each of these morning. First, for information, ano, is the kind of things or data that we put inside ourselves, yung mga nakukuha natin. No, hindi lahat ng nakikita or nababasa natin sa internet ay totoo. Hindi din kapanipaniwala yung iba. Kaya napaka-important yung tinatawag na pag-filter ng information. Siyempre, in that way, magiging focus din tayo sa paggamit kasi minsan very distracting ang dami ng information sa internet. At the same time din, may tinatawag na information overload. Diba? Correct. Oo, kaya this will help us by knowing how to filter and screen the information that we get from the internet. Then that is a way for us to be able to harness the information side of technology. Now, for the second one, education naman, ano? It means kung ano naman ang ating nilalabas based on what we have downloaded or based on what we have known about the internet. Especially yung pag-spread o pag-share ng information. Nako, sa social media. Think before you click. Yes, that's right. That's right. That's a very good reminder. And at the same time, no, kapag alam natin kung ano lang yung information na pwede natin i-share o i-educate natin sa iba, then mapiprevent natin yung mga viral posts na minsan yung nakakasilangan ng mga tao. Yes. We don't want our children in the future to develop this kind of culture. And the last one is communication. When we say it, it's really how we transmit the information and the education that we do. No? No, technology has its advantages and disadvantages. The advantage is that it's mostly free. No? At the same time, it makes us more accessible than before. Reachable. Anywhere in the world. Sabi nga nila, kahit saan, kahit magtago ka siguro kung saan, mahanap ka. Yes, technology will always be there. But, you know, the important thing is that
how to keep our identities healthy in that process. Kasi minsan, syempre, hindi natin masasadyang magbigay ng additional information. And just like a normal social environment, may bad elements din, no, sa online world, no? Kaya kailangan ay matutunan natin yung level of privacy na dapat nating i-keep while we are on the internet, no? So just to sum up, no, information, which is the knowledge of how to filter, yes, sources, yes, education is yung ating pag-discern kung ano yung i-share natin at hindi, oh, at isa-spread. At pangatlo is communication, is keeping healthy identities while we are using or communicating using this medium. Actually, go ahead. Ay, sige. Yes. While you said nga, sir, yung role ng parents, yes, as a parent, siguro, if I may just add, ano, siguro mas maganda, it's also the responsibility din ng parents to inform din ng children nila nung mga yung mga sites, di ba? They should collate or gather all the sites that are, you know, truthful and separate ito from the ones that are, you know, hindi totoo or yung mga gawa-gawa lamang. That's right. So in that way, the children or the child would be able to differentiate at saka dun sa kanyang knowledge kung ano talaga yung dapat kong i-share or yung mga things that I don't need to share. Actually, in connection to that, yung question ko kasi is, for adults like us, madali kasi sa atin to discern if this is, sabihin natin, na totoo or something na medyo parang na-sensationalize lang, no? Pero for kids, minsan, medyo hirap pa silang i-discern, lalo na if very interesting or sabihin natin controversial, share agad yan. Right. Or comment agad yan, basa agad yan. So as an educator, Amos, ano yung ginagawa ninyo to somehow, you know, tulad ng sinabi ko kanina, mas mapalawak or mas maging magaling yung discerning capabilities ng mga bata? Yes, no? Well, sa teachers ngayon, ano? Well, kasi I'm in my experience, I feel happy na yung mga teachers naman are willing to learn. No? Even despite their, syempre, mas nakakatanda sila and hindi naman kami lumaki, no, with the internet. But we have learned to adapt to the trend. No? It's really part of dun sa mga content at mga lessons, no, yung ethics in the use of internet and social media. Kung kaya ang mga schools, I do believe, you know, hindi nagkukulang sa pagbibigay ng gabay. Kaya lang yun nga, no, parents should also be willing to learn. If you notice, no, these three things I highlighted are not something that we need to specialize in. No, there are professionals in ICT who do that, no? Pero itong mga digital life skills na ito, hindi kailangan pag-aralan, no? Yung willingness lang na magbukas ng internet at magbukas ng isang social media account, nakaakibat na lahat itong mga skills na ito, eh. Kaya siyempre, it will start from the willingness also from the parent to understand the world that their child is in. Yeah, you know, Sir Amos, kasi I've attended this media summit and one of the parang topics nila doon is yung nga to involve the parents. At ang naging resolution nila dyan, since yung curriculum ng DepEd will involve also yung social media ethics and stuff like that, they are also planning to gather all the parents and some of the schools are actually doing it already. Okay. Na magkakaroon sila ng at least one day or half of a day na kasama yung mga parents doon sa social media ethics and other stuff to learn social media. So in that way, meron din yun nga, the learning doesn't stop in school but also continues in the house. Especially, no, it's now necessary kasi like yung mga suspension of classes, a lot of things said which hindi naman yung presence ng bata minsan nako-compromise inside the school. The internet can be a very good way of communicating despite these hindrances that are facing us, hindi ba? Yun ang aking tanong talaga. In relation, actually, kanina gusto ko nang magbati. Okay. Kasi nga, meron kasing generational gap usually. Hindi lahat kasi ng mga magulang ay marunong sa computer. Marunong gumamit ng mga bagong technologies na yan. In fact, kahit nga yung marunong na, hindi mo pa alam din kung paano sasalain, etc. So, lalo-lalo na yung mga sabi natin middle class at saka yung lower class families. Yes. Yung mga bata, pinapabayaan na lang maglaro o gumamit ng mga bagong gadgets para tumahimik na lang, hindi mo lumabas ng bahay. Yung mga computer shops. Oh, hindi naman naiintindihan din ng mga magulang kung ano yung... So, yung saan pumapasok yung mga educators na katulad mo? Doon sa mga ganong klaseng problematic scenario. Number two, are you as an educator amenable to the so-called censorship, kung meron man, kung kakayanin man, doon sa pwedeng malagay
sa kung ano yung mababasa na information sa bagong teknolohiya ngayon. I do agree, Attorney Gino, yung pag-screen na information, if it will go to the extent of censorship, then that might be an option. Especially if hindi masyado na implement, kasi in theory napakaganda kasi nung ICT education, no? And teachers have a very big role in their communities, no? Nakita ko ano, based on my travel experiences, no, na napakalaki ng role at yung influence ng educators, especially sa mga provinces, no? And they can do a lot in terms of giving orientations about it, but of course, no, at the end of the day, even though we want to standardize syempre, implementation-wise, pwede magkaroon ng problem. So, if there are mechanisms such as that which you mentioned, then if it is necessary, then I guess it will help rather than become a hindrance to the development of ICT in that certain area. Ayun. Pero important pa rin, Attorney G, yung openness ng parents doon sa mga bata, meaning talaga dapat may constant communication. Correct. Wala dapat barrier, no? Yes. Especially pagpapalaki na yung mga anak, marunong ng gumamit, marunong ng pumindot, marunong ng mag-on and off ng computer, laptops, no? So it babalik na naman doon sa basic na dapat meron talagang magandang parent and yun nga, children child, yes. Relationship, no? Yes, that's right. Huwag masyado doon sa trabaho 8 to 5, darating ang parent gabi na. Wala na, nakalimutan na, aalis maaga na naman. Yes. So, technically, these are... Saka sana, ano, Doc, sana kahit man lang sa civic at kultura, doon sa level na sa elementary, maipasok na ganito. Yes. Maipasok, ito ang cellphone, ito yung pwede mong makita, ito ang computer, ito yung mga programs na pwede, at ito ang wag na wag niyong i-access. Nga. Yes, yung responsibility niyo sa paggamit nito. Tama. Right. Actually, when I was a teacher, no, ang paniniwala ko noon is that, it should be incorporated in every subject. Kasi in every subject naman, like math, English, syempre, gamit ka nun you still use it. So, I think that if well, embedded na into the children, into the general, no, subjects that they take, then I guess it will promote more responsible use. Nga. Iyon naman talaga. And siguro talaga we can say dapat talaga cooperation to ng mga educators, mga magulang, dahil by the end of the day naman, mga anak rin naman at mga bata ang makikinabang right. dito. Thank you so much, Amos Manlangit, para sa iyong pagbisita again sa aming bahay. And hope to see you again in the future. Marami po kami natutunan. Thank you so much. Thank you again. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.